kinakabahan ako. Maraming salamat po sa pagkataon na ako inyong nangyayahan. Nangyayahan ninyo muli mga kapatid na may sa inyong harapan. Kinakabahan talaga. Hindi po ako sanay nung maraksi ganito kung magaganda at magwapong kongregasyon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good! All the time! Hallelujah! Talaga na po kabuti po ang Diyos mga kapatid. Kung gano'n mga bagay na lahat ng bagay, marami po tayong reklamo. Sa totoo lang, as a human nature natin, wala po tayong kasiyahan, lahat may reklamo. Diba? Gano'n man yung kaganda, may pupunahin ka pa rin. Lahat na nang ginawa, pero meron ka pa rin mapupunahan. Pero isang bagay lamang mga kapatid na wala tayong nireklamo sa Diyos. Amen! Wala po tayong mapupunang kamalian. Wala po tayong may reklamo po sa ating Panginoon. Kung may reklamo ka sa Panginoon, yung sarili mo ang tanungin mo kung bakit ka nagre-reklamo. Sa tulong mga kapatid, I have prepared this message noon pa sanang nakaraang buwan. But siguro, pwede naman ngayong buwan. As we open our Bibles in the book of Lamentation, sa aklat ng mga panaghoy, chapter 5, let us read from verse 19 to 22. Verse 19, Ikaw, O Panginoon, na nanatili magpakailanman, ang iyong luklukan ay sa salit-saling lahi. Verse 20, Bakit mo kami nilimot magpakailanman at pinabayaan mo kaming tutungong malaon? Manumbalik ka sa amin, O Panginoon, at kami ay manumbalik. Baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng una. Lahat po natin sabihin na dito. Verse 21. Baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng una. Verse 22, Ngunit itinakwil mo kaming lubos, ikaw ay totoong napuot sa amin. Ang mga talata pong nababasa po natin dito po ay nanggaling po sa aklat na sinulat ni Propeta Jeremiah. At ito po ay sa Tagalog, mga panaghoy. Pag ikaw ay nananaghoy, ibig sabihin meron kang kalungkutan. Mayroon kang kabigatan, mayroon kang pasanin, at nangangailangan ka ng isang matinding tulong. Amen? At dito po mga kapatid, dito po ay tumutukoy sa pagkukumpara po natin sa pamamagitan ng Diyos at ng tao. Ang sabi po sa verse 19, Ikaw o Panginoon, na natili magpakailanman, ang iyong luklukan ay sa salit-saling lahi. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos po ay matapat magpakailanman. Ang Diyos po ay matatag magpakailanman. Ang Diyos po ay mananatili sa kanyang mga pangako magpakailanman. Amen? Shall we bow our heads as we close our eyes, Lord? Thank you for your word. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming nabasa. Dalangin ko, Diyos, sa mga oras nito, punasan mo ang aming mga pakinig, punasan mo ang puso. Hatayaan mo, Panginoon, na ang mga salita ngayong umaga ay magsilbing, Panginoon, na tamang pagkain sa aming espiritual. At hayaan mo, Diyos, na kung kailangan sawayin mo kami. Pero higit sa lahat, Panginoon, na nais namin, Panginoon, ngayong umaga ito, Diyos, na ibuhos mo ang pagpapala, Panginoon, na iyong ipinangako ayon sa iyong mga salita. Let there be healing, Lord. Let there be strength. Let there be encouragement. And most of all, Lord, let there be revival in our midst. We thank you, Lord, in your mighty name, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, pumuko, kamayan mo ang katabi mo at sabihin mo, kamusta na ang mga nagdaang araw mo sa pananampalataya?
fast, God is forever what He has promised to be. Ngunit tayo po sa kabilang dako ay talagang kakaiba. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos po, the Lord remains forever. His throne is from generation to generation. Pero sa atin po kakaiba, mga kapatid. Kaya ang sabi po ng mga ngaral dito po sa ating nabasa, verse 21, renew our days of old. Baguhin mo ang aming mga araw na gaya ng una. Bakit kaya sinabi, mga kapatid? Dahil po tayo bilang tao, ang Diyos ay nanatiling matapat. Ang Diyos ay nanatili sa lahat ng bagay. Pero tayong mga tao, ang kakaibahan, madali po tayong magbago sa ating damdamin. Diba? Lalo na minsan, manliligaw ka, mahal mo siya ngayon, bukas hindi na. Madaling magbago ating damdamin. Madali rin po tayo, mga kapatid, na madali natin alisin ang ating mga pangako. Eh, mayroong kasabihan, ang pangako ng tao ay laging napapako. At higit sa lahat, mga kapatid, napakabilis po natin na iisang tabi ang ating responsibilidad sa ating pong relasyon sa Diyos. Mga kapatid, nakakalungkot isipin na para bang hindi ko na napakinggan ang mga salita na balik-balikan kaya natin yung ating mga nagdaan sa pananampalataya. Wala na po. Hindi na po natin pinabalik-balikan yung mga nagdaan, mga bagay sa ating paglilingkod sa Diyos. Yes, yesterday is always yesterday. Ang mga nagdaang tagumpay, mga kapatid, sa ating pananampalataya, nagdaan na yun. Ngunit nais kong sabihin sa inyo, kung ano man ang kaparaanan na nagtagumpay ka noon sa pananampalataya, iyon pa rin ang kaparaanan ng paanggang ngayon. Kung gaano makatapat doon sa pananampalataya mo, gayon pa rin ang katapatan na gawin mo. When it comes to our responsibilities to God, wala pong magbabago dyan. Amen? Ano po mga bagay na naroon sa tinatawag natin good old days? Isasandabi muna natin ang pananampalataya. Ang mga panahon noon ay panahon na wala pang washing machine at wala pang mga dryer. Ang panahon noon, mga kapatid, ay panahon na kung saan ang mga telepono ay wala pang party line. Diba? Noon, ang gasolina, 25 centavos lang. Pero kahit ganun kamura, ang mga tao masipag pa rin magtrabaho. Nagpipilit pa rin kumita. Hindi ko sinasabi na bumalik tayo doon sa panahong yun. Ikinukumpara ko lang, mga kapatid. Sapagkat, nung panahong yun, walang mga air condition. At ang tangi lamang mayroong electric service ay yung mga mayayaman. Gusto niyo ba bumalik doon sa panahong yun? Ako, ayaw ko na. Diba? 50 and 60 years ago, kakaiba. At higit sa lahat nung panahong yun, hindi masyadong komplikado ang mga bagay na bumubuno sa ating buhay. Pero ngayon, napakaraming komplikasyon. Wala noon ang tinatawag nating 7-Eleven. Walang convenience store. Na ngayon, madali lang. Pag gusto mo ng tinapay, tatawag si Mrs. sa cellphone. Dumaan ka ng tinapay. Pagdating mo sa bahay, may dala ka ng pagkain. Noong panahon, walang cellphone. At noong panahon, mga kapatid, ang mga tao noon ay lagi po maaga pang umuwi sa bahay, ang mga mananahanan. Ang mga kabataan noon, pagtunog ng batinga o alas 6, nagtatakbuhan ng umuwi yan. Diba? Sinumabot ang panahon yon. Nung panahon yon, pag gumayo lang ang mauwi na, takbuhan ang pauwi. Pero ngayon, nagkagagalaitin ang mga magulang. Ang sabihin ng anak,
Diyan mo na yan. Talagang ganyan na yan. Diba? Marami po mga inconvenient na bagay ang ibinibigay noong panahon kung may kumpara sa panahon natin ngayon. Pero, nais ko pong ipaabot na mayroong mga bagay na kamangha-mangha, mga kapatid, about those good old days. Noong panahon yun, mga kapatid, kung tingnan po natin, noong panahon yun, naroon na rin may mga bubblegum na rin noon, di ba, sa school. Naroon na rin ang kapilyuhan ng mga kabataan noon. Uso rin yung mga batuhan, mga kapatid, ng ano, ng mga papel sa likod ng mga kaklase. Pero noong panahon yun, wala kang maririnig na isang bata kinutungayaw ang kanyang maestra. Noong panahon yun, mga kapatid, uso na rin ang kapilyuhan. Pero noong panahon yun, wala kang marinig at wala kang magkita ng isang 14 anyos o 13 anyos na estudyante ay nagdadalang tao. Ngunit meron pong magandang bagay, mga kapatid, pagdating naman sa tinatawag nating pananampalataya. During those good old days, the character and the faith of the people are much different than in our days today. Ang tao noon, buong-buo ang pananampalataya, pagtitiwala, at pagsamba sa Diyos. Ang henerasyon noon, mga kapatid, ayaw nila na lumiban sa pagpunta sa simbahan. Naalala ko nung kami pa, nung ako'y bata pa, elementary, mga kapatid, alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na kami, pupunta na yan ang simbahan. Di ba? Di ba? Sino nakaranas inyo ng ganon? Maagang-maaga pa, ginigising na ng magulang, pupunta na tayo sa simbahan. Unang nagigising ang ama at ang ina, gigisingin ang mga anak. Anak, pupunta tayo sa simbahan, aabot tayo ng misa mayor. Diba yung unang misa ay mayor, ay kalawa ay ano yun, risada yata ang tawag doon, dalawang misa noon, sa madaling araw at saka sa araw. Pero ngayon, kakaiba, ang mga anak ang gumigising sa magulang para pumunta sa simbahan. Noon ang sumusoy-soy sa mga anak para pumunta ay mga magulang. Pero ngayon, mga kapatid, napakalungkot isipin na ang mga magulang ngayon ay pabayaan na rin sa kanilang pag-akay, sa kanilang mga anak, pang nauukol po yan sa akin pong Panginoon. Ang dahilan, ayaw kong magkagalit kami ng anak ko. Ayaw kong magkaroon ng kaguluhan sa bahay. Noong panahon, mga kapatid, ang kapakuran, ang pananakit ng katawan, parang ordinaryo na lang yan. At mga kapatid, hindi po ito ang dahilan. Kapag kananakit ang katawan o kaya napapagod, tinatawanan lang yan ng mga tao noon kung yan ang dahilan para hindi makapunta sa simbahan. Pero ngayon, kaunti lang pananakit ng katawan, ay sakit ang katawan po, hindi mo na ako sisimba. Noong panahon, kakaunti ang mga ateista. At kung meron man, sila po ay tahimik. Ang pananampalataya, mga kapatid, noong panahon yun, hindi ko sinasabi na mas, na ang pananampalataya tao noon ay mas mataas. But I am talking about the responsibilities to God. Mataas ang pananampalataya ng tao ngayon. Maaaring kagaya rin noon, mas mataas pa. Pero ang kinukumpara ko ngayon ay ang ginagawa ng mga tao sa kanilang pananampalataya na nauukol sa kanilang responsibilidad sa atin pong Panginoon. Faith run high. Kapag mayroon ng karamdaman, alam nila kung paano ipanalangin. Alam nila kung sino ang taong dapat nilang tawagin, papuntahin sa kanilang bagay, bahay upang ipanalangin. Noong panahon yun, mga kapatid, hindi na sila
Sila na mismo ang nagpapanalangin sa kanilang membro, sa kanilang mga membro na may karamdaman. Ang mga ina noon, pag may karamdaman ang mga anak, inuuna muna na ipagpe-pray ang mga anak. Ang mga ama, gayon din. Pero ngayong panahon, tingnan po natin, pag mayroong karamdaman, eh, tawagan mo si pastor, tawagan mo si pastora. Bakit? Ang Diyos ba namin at ang Diyos ninyo magkaiba? Ang prayer ba namin at ang prayer ninyo magkaiba? We are serving the same God and we are praying the same prayer. Hindi malakas ang pananalangin ko kaysa pananalangin ninyo. The only comparison, mga kapatid, kaya sabi niyo minsan mayroong comparison, no, there is no comparison. Ang mahalaga na tinitingnan ng Diyos ay ang motibo ninyo sa inyong pananalangin. Hallelujah! Kapag nangangailangan sila ng ulan, alam nila kung saan sila tatawag. Doon sa nagbibigay ng ulan. Pero ngayon, pag nangangailangan ng ulan, tatawag po doon sa NASA dahil merong artificial rain. Nalala kong istorya po, mga kapatid, ng isang congregation. Ang sabi ng pastor, sa susunod na linggo, dahil matagal na ang tagtuyo, we will be praying na magkaroon ng ulan. Sabi ng pastor, diniwala ba kayo na magkaroon ng ulan sa susunod na linggo? Sabi ng pastor, opo, pastor. So, nung sumunod na linggo, punta sila simbahan lahat. Nung panahon na ng pananalangin, ang sabi ng pastor, ako'y niniwala na kulang inyong pananampalataya. Sabi na, bakit naman, pastor? Di ba narito tayo ngayon para manalangin na magkaroon ng ulan? Yeah. Oo, pastor! Ang sabi ng pastor, wala akong nakita ni isang masidyo ng gara ng payo. Paano may bigong sabihin? Wala akong... Narito tayo para manalangin sa ulan, pero wala akong nakita ni isang masidyo na nagdala ng payo. Ang past generation, the past generation love the word of God. Hindi ko sinasabi na hindi na ninyo mahal ang salita ng Panginoon ngayon. But the most important thing in the past generation, the people love the word of God and love the one who preached the word of God. Yun ang pagkakaiba. Bakit? In our generation, sa ating henerasyon, marami na pong versyon ng Biblia. Iba-iba na ang versyon. At ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, na ang mga tao ngayon, ang kanila lamang tinatanggap pagka ang isang pastor, ang laging pangangaral ay pag-ibig, pagpapagaling at pag-encourage, nako, ang pastor namin ang galing talaga. Pero pag ang isang pastor, mga kapatid, ay nangangaral at nagsasaway, ayaw ng tao ngayon. That is why people are so choosy about their service to God. Namimili sila. Aduun ako kay pastor kasi ayos bang salita, ayos yung mangaral, puro pag-ibig, puro pagpapakalit. Ayaw ko nung kay Pastor Lutero. Wala nang ginawa kundi sumaway, wala nang ginawa, kundi magbanatan kami sa aming pananampalataya. At ang tao ng, at ang mga tao noon, they give their full trust to the man of God. Pero ngayon, ang henerasyon natin, pwede nang mamuhay, mabuhay, at magsasabi na siya ay Kristiyano, pero wala, ayaw nilang makinig sa mga leader. Ang mga henerasyon ngayon ay ayaw po na pakialaman ng kanila pong spiritual leader ang kanilang pamumuhay. Ano ang katwiran ng tao ngayon? Maglilingkod kami sa Diyos, pupunta kami sa simbahan, huwag lang pakialaman ang kaparaanan ng aming pamumuhay. Lord. Amen. Dahil pag iyon, mga kapatid, ang nais ng tao madaling dumami talaga ang kongregasyon. Hindi ko po, mga kapatid,
I am not against all the other fellowship, the other religion, the other faith. Hindi po ako against that. Ang problema lang, hindi nila tinuturo ang buong katotohanan. But because the Bible says, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kapag ikaw ay nangangaral ng kabanalan, nangangaral ka at magsasaway ka, maraming galit sa iyo. Ayaw ko na dyan. Pero doon, totoo po yun. Doon, walang bawal. Doon, makagawa mong gusto mo. Dito, maraming bawal. Dito, pag gumawa ka ng mali, sasawayin ka. Doon, walang sumasaway sa iyo. Yan po ang katotohanan sa salita ng Diyos, na ang daan ay maluwang patungo sa kapahamakan, datapwat ang daan ay makipot patungo sa buhay na walang hanggan. Our generation today can do well without a preacher. Our generation today does not want someone giving them counsel on how to live their lives according to the Word of God. Ayaw po ng tao ngayon na humingi ng payo sa pamumuhay na nauukol at ayon sa salita ng Diyos. Ang henerasyon ngayon ay natututong mamumuhay sa kaalwanan, sa comfort, ngunit wala pong bunga. I remember last way back 1980s, mga kapatid, nalala ko noon, ang mga young people, masisipag yan sa paghayop. Ang mga kapatiran, walang tigil po yan. Mula Bawan hanggang Batangas City, nilalakad namin yan. Natatanggal ang mga takong ng sapato, sige lang, hayop lang. Pero ngayon, mga kapatid, sa totoo lang, pag sinabi mo meron tayong hayo, napakadami po ng mga dahilan. Nariyan naman ang evangelism, nariyan naman si pastor, nariyan naman ang mga worker. There is no fruitfulness. And the sad thing in our generation today, people are becoming religious instead of being a passionate believer. Naging religyoso po tayo. Pero yung passion, yung pagmamahal, yung kabigatan, nawala na po sa ating pong buhay. At mga kapatid, sa ganito pong sitwasyon, ito ang aking napapakinggan mula sa tinig ng propeta na walang iba kundi si Jeremiah. You know, Jeremiah is called the crying preacher. Sa bawat pangangaral niya, umiiyak siya. Sapagkat iyon ang panahon na kung saan ang Israel po ay lubusang nakakalimot sa paglilingkod po sa Diyos. At wala nang ginawa si Jeremiah kundi panawagan na muli kayong bumalik sa atin pong Panginoon. Kung titingnan po natin kung ano ang background ng lamentation, ay maunawaan po natin kung bakit isinulat ito ni Propeta Jeremiah. When Jeremiah cries out, renew our days of old. Nung isinulat niya ito, ibalik mo kami sa aming mga araw gaya ng sa una. Mga kapatid, naroroon ang kanya pong kalungkutan sa katotohanan na ang Israel ay pinagpala ng Diyos higit sa lahat ng mga bansa, datapwat na kalimot po sila sa kanilang manlilikha at sa kanilang manlulubos. Ang Israel na binigyan ng proteksyon mula, mga kapatid, sa kamay ng Diyos. Ang Israel na minahal ng Diyos, mga kapatid, ng isang makalangit na pagmamahal. Ang Israel na ang kanilang direksyon sa buhay ay nanggagaling sa makapangyarihan at mga unwanted na mga tao ng Diyos,
Ngunit nakita ko ni Jeremiah na ang mga taong ito, ang henerasyon nila ay isinasantabi na ang pag-asa na nanggagaling sa Diyos at nananangan sila sa kasalanan sa kanilang kapaligiran. At ito po ang katotohanan sa panahon po natin ngayon. Hindi ba? Kaya ang sabi ni Jeremiah, renew our days, O Lord. Umiiyak siya mula sa kanyang espiritu. Hindi lamang ang kanyang laman ang nagugutom upang ang bansang Israel ay muling manumbalik sa Diyos. Ang Diyos na nanahan sa kanyang laman ang sumisigaw ng mga bagay nito. Diba? The Bible says, all scriptures are given to us by holy men of God, moved by the Holy Ghost. Ang lahat ng kasulatan ibinigay sa atin sa pamamagitan ng mga tao ng Diyos na sa ilalim po ng pagluko ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, ang bawat salita na ating mapakinggan mula po sa tao ng Diyos, ito po ay nanggaling sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kagaya po ni Propeta Jeremiah, ang kanyang pong mga salita nito, mga kapatid, ay kumikilos sa buhay ng mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, when somebody preaches the Word of God, ang titingnan nyo ay hindi yung taong nagsasalita. Ang titingnan ninyo ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na ipinigay ng Diyos sa tao na mensahero ng kanya pong mga salita. Hallelujah! God is calling for revival through Jeremiah. God is hungering for a return of the love vision back to His good graces. Ang Diyos po ay nananawagan ng revival sa pamamagitan ni Jeremiah. Ang Diyos po ay nahunan po natin ngayon sa bawat Kristiyano na nag-i-enjoy ng pagpapala at karangyaan na nanggaling sa Diyos at nang makatanggap na ng pagpapala, nagiging complacent, nagiging nagwawalang bahala na lamang. I remember those old cold days. Ito po ay pinapalaala ko lamang. Ang sakit daw sa taong nakakalimot ay hindi kurot. Ang sakit sa taong nakakalimot ay palaala. And God is reminding us today na harap po tayo ngayon sa pinakadelikadong henerasyon. Alam niyo ba na marami mga kapatid ang mga rumors na si Obama ay sumusunod na sa yapak ng Antikristo. Kung tingnan po natin ang ating panahon ngayon, napakalapit na po natin sa pagbabalik ng ating buong Panginoon. Sapagkat ang lahat ng tanda ay atin na pong nakikita. Pero isang bagay pa, ang hinaantay ng Panginoon na ang Iglesia ay kumilos sapagkat nais ng Diyos na ang pinakahuling tao na maliligtas ay matawag na sa Kanya pong pastulan. At hindi po namin alam, that is why we are encouraging, in-encourage po namin ang bawat sa inyo. Kung nais ninyo na madalian ang pagbabalik ng Panginoon, humayo po tayo. Maging mabunga po tayo sa pagdala ng kaluluwa sa atin pong Panginoon. Anong malay nyo? Kao ang tao na magdadala ng pinakahuling tao, pinakahuling bilang na nais ng Diyos na tawagin bago siya bumalik. Amen? Ang bawat bansa o ang bawat tao na pinagpapala ng Diyos at binabaliwala ang kanyang relasyon at ang kanyang pong obligasyon sa Diyos, ang kasunod niyan ay kahatulan. Ang henerasyon ngayon
ay punong-puno ng mga kapatid ng karumihan. Ang moralidad ay kurap na. Na ang prosperity at ang pagpapala ng Diyos ay kinakailangan palatan na ito ng kaakulan. Antayin pa ba natin yan? Tinan po ninyo mga kapatid, ang bawat bansa na nakakalimot ng lubusan sa Diyos, ang lahat ng kalamidad, ang henerasyon ngayon, kung paano hinatulan ng Diyos ang nagdaang henerasyon dahil sa kanilang kasamaan at sa kanilang kasalanan nung pinunaw ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha nung panahon ni Noah. Ano ang sabi ng Diyos nang tininan ng Diyos ang sanlibutan? Ano ang nakita niya? Puro kasamaan. At ang pangako po ng Panginoon na ang daigdig nito hindi na muli kukunawin sa pamamagitan ng tubig kundi sa pamamagitan ng apoy. Napupunan pa ninyo kung gano'ng katindi at patindi ang init ngayon? Diba? Patindi at patindi ang init. Now, napakarumi ng lipunan ngayon. Napakababa ng moralidad. Ang mga nagtatago noon, siya ngayon tinitingala ng tao. Ang mga bakla at mga tumboy noon ang tatago na iya. Pero ano ngayon? Sila ngayon ang tinitingala ng tao. Mayroong mga programa sa telebisyon na puro mga tumboy. Mayroong programa sa telebisyon na puro mga bakla. I am not against television. I am against those people na hindi nila kayang kontrolin ang television. Tingnan ninyo, mga bata pa, makikita ninyo, kumasyal ka sa SM, umupo ka sa hagdan, bilangin mo ang mga dumadaan ng mga kabataan, mga elementary at high school. Out of 20, 15 ang gumagayon. Inusyan ba ano po yan? Maging sa pananalita, bakit anong impluensya? Yun ang napapanood nila. Hinahangaan sina vice ganda. Hinahangaan yung sino pa yung mga bakla na yun. Ano mapapasa isip ng mga bata? Paglaki ko, gayaan din ako. Noon ang hinahangaan mga kapatid ay mga matsong mga artista. Pero ngayon hindi na. Ang dating matso, matso na. Ang mga babae natin, mga kababaihan natin, kung makita mo, impluensya ko rin. Kaya mga kapatid, tingnan mo natin, ano pong mangyayari sa gayang ugali ng henerasyon? Bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom at ang Gomora? Ang kasalanan ng Sodom at Gomora, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kabaklaan at ang katumbuyan. Sodomism at ang espiritu niyan mula sa Sodom at Gomora magpahanggang ngayon mga kapatid na mamayagpag pa rin yan sa atin pong kapanahonan. Naalala ko nung ako po'y college pa, meron po kami professor na talagang matsong-matso, laki ng katawan, talagang masasabi mo talagang wala ka nang hanapin na kamatsuhan ng isang lalaki. Professor po namin siya sa Spanish. Pag lumaban ko, parang matatakot ka talaga. Talagang hinangaan ko siya. Pero mga kapatid, pagdating ko na talagang nakaalam ko na gusto ko na makita niya talaga na gusto ko. Parang dahil paghanga ko sa kanya. Bansang ito upang magkaroon ng revival, upang bumalik sa dati, ang lalaki ay lalaki at ang babae ay babae ay walang iba kundi ang Iglesia. Hindi basta Iglesia, the church that is on fire. The church that is on their knees and the church that is always in tune with God.
mga young people, mga kapatid, na on fire sa paglilingkod sa Diyos, mga ama at ina ng tahanan, na on fire sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Mga ama at ina ng tahanan, mga young people na aming nakakandakaluhod sa akin pong Panginoon. At lagi kong nasa ilalim ng direksyon ng Diyos. That is why I am here today and I am preaching to you from my heart according to the word of God. Let us return to the old days of our faith. Let us return to the old days of our faith. Pero minsan, ang mapakinggan mo, oh, okay naman ako, pastor eh. Okay naman. Butang diritsyo-diritsyo naman, nakuha ang Diyos naman. Hindi na nga mahulugan, mga kapatid, na diritsyo ka sa paglilingkod sa Diyos. Pero paano naman ang iyong tamang relasyon sa atin po, Panginoon? Hallelujah. I am praying, the Lord, huwag sana dumating ang iyong kahabulan hanggang hindi naiayos ng bawat isa sa iyong mga anak ang kanilang relasyon sa iyong harapan. Hindi lamang ito ang sigaw ng isang mapagmahal na propeta. Hindi lamang ito, mga kapatid, ang magpapakaawaan sa Diyos. Ito po, mga kapatid, ay binanggit na hindi lamang sa panahon ni Jeremiah, maging sa panahon ni propeta, ni panahon ni David, mga kapatid. Binabanggit na po ito sapagkat noon pa man sa tuwing ang mga tao ng Diyos ay tumatalikod at gumagawa ng hindi naaayon, mayroon naging isang paalaala na pambabaraala ang Diyos na ginagamit upang ang kanyang bansa ay manumbalik. Kahit tayo po'y magpapasalamat, mayroon kayong mga mangaral, mayroon kayong mga preacher, mayroon kayong mga pastor na hindi natatakot na ipangaral kung anong ang nais ng Diyos na ating nakaral sa ating relasyon sa Kanya. Psalms chapter 18 verse 3. Panumbalikin mo kami, O Diyos, at pasilangin mo ang iyong mukha at maliligtas kami. Psalms 18 verse 7. Ibalik mo kami, O Diyos ng mga hukbo, at pasilangin mo ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Psalms 18 verse 19. Panumbalikin mo kami, O Panginoong Diyos ng mga hukbo, pasilangin mo ang iyong mukha at maliligtas kami. Psalms 85 verse 4. Ibalik mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan at papaplikatin mo ang iyong galit sa amin. These are the cry of the prophet of the old days. Ito po ang panawagan ng mga propeta at ang mga tao ng Diyos ng unang panahon. At ang panawagan ito ay hindi pa rin nagbabago. Ito pa rin ang panawagan ng pulpitong ito. Manumbalik kayo sa tamang kaparaanan ng inyong relasyon at paglilingkod sa Diyos. Sabihin natin, ano ba ang karapatan ng Diyos para magalit na lang sa atin ang ganun? Ano ba ang kanyang dahilan para ganun na lang ang galit sa atin? Ang isang bagay, mga kapatid, ang isang pagkagalit ay hindi yan darating kung walang dahilan. Ano po ang dahilan ng Diyos? Binigyan tayo ng Diyos ng purong-purong na Espiritu Santo. God has given us a powerful and pure Holy Ghost. Sino naka-receive ng Holy Ghost dito? Amen. Taas ang kamay kung nakatanggap ng Holy Ghost. Pero anong ginagawa natin? Inilagay natin ito sa isang sisidlan. Na ang sisidlan niyan ay walang iba kundi ang ginagawa ay ang karnalidad at ang immoralidad.
if you are filled with the Holy Ghost, malinis yung Holy Ghost na nasa iyo. Linisin mo rin ang katawan mo. Panagilihin mong malinis. Huwag mong hayaan madungisan man yan ng kahit nakaunting tumis pa lang. But sometimes, mga kapatid, inasit aside natin ang Holy Ghost sa ating buhay at niyayapos natin ang mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa ating mga laman, hindi ang mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa ating espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga anak, binigyan po tayo ng mga magulang upang gabayan po tayo, upang mangalagaan po tayo. Ngunit ano pong ginagawa po natin? Binabaliwala po natin ang ating mga magulang at sinusunod po na, masinusunod pa natin ang tinig ng ating mga barkada. Lahat ng mga young people sumigaw ng amen. Mga magulang, binigyan po tayo ng mga anak upang ituro sa kanila ang katotohanan. Ngunit ang ginagawa po natin, hinahayaan po natin sila na mamili na lamang ng kanilang gusto. At dahil po sa ating sobrang loob sa ating mga anak, nawala na rin sa kanila ang pananampalataya. Marami po mga magulang, alalahanin ninyo ang inyong mga anak. Sa mga oras na ito, narito kayo nakaupo, nag-i-enjoy kayo sa presensya ng Panginoon. Nasaan ngayon ang inyong mga anak? Nasaan? Pastor, hindi ko mapilit. Pastor, hindi ko madala. Ang problema ay hindi sa ating mga anak. Ang problema ay nasa ating mga magulang. Hindi mo pinanindigan ang iyong katungkulan bilang magulang na ang sabi mo ng Biblia, train up a child on the way he should go so that when he grew up, he will not depart from it. Ano ang pinagpuray ko sa iyong mga anak? Ang siyad ng dalagin sa kanila pong paglaki. Pagtiluruan mo sila na maging mag-iba at patatak sa kanilang pananampalataya, lalaki po yan na may takot sa Diyos. Amen. Minsan, kaya ang ating mga anak ay nawawala na rin ang gana sa kanilang pananampalataya. Sapagkat nakita nila na ikaw na ama at ina, na wala na rin ang gana sa iyong pananampalataya. Binigyan tayo ng Diyos ng prosperidad. Binigyan tayo ng pagpapala. Binigyan tayo ng mga bagay na gusto natin. Pero anong ginagawa natin? Naging madamot po tayo na ibalik sa Kanya ang ating katungkulan sa ikasampung bahagi ng ating buong mga pagpapala. Hindi lang yun. Kumari lang. Hindi lang nga tayo nagbibigay. Nagbibigay tayo, pinabawasan pa natin. Sana, ibitahin niyo ulit ako mangaral. I am telling you this. Sinasabi ko po ito sapagkat ang sabi nga dapat lumakad tayo sa isang tumit na daan. Lagi ko po yung sinasabi, serving God does not depend on how long you run. Serving God depends on how well you run. Hindi po basihan ang haba mo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang basihan ay kung gaano ka katapat at kagaling sa iyong paglilingkod sa Diyos.
Amen? Hallelujah. Binigyan tayo ng mga tahanan, binigyan tayo ng sasakyan, binigyan tayo ng pagkain at ng mga kaalwanan. Ngunit, atin pong isinara ang ating pong pasyon, ang ating habag, kapag mayroong isa na lumalapit at nangangailangan. Sino dito, mga kapatid, ang may lumapit sa kanya na talagang nangangailangan? And yet, kahit na meron, ang sabi, wala. Kaya doon pong nangyayari, doon po nagagalit ang Diyos sa ating mga addiction. At ako pinaniniwala, walang ganito dito sa church dito. Meron ba dito ganyan? Meron ba dito? Ba't walang sumasakot? Wala po. Meron ba dito? Wala. Walang meron ganyan dito? Wala din. Anong meron sa inyo? Binigyan tayo ng Diyos ng kanyang mga salita. Pero atin itong isinaisang dami. God has given us 20 leaders and we have made them common and placed them on a shelf. Binigyan tayo ng Diyos ng kanyang salita. Binigyan tayo ng Diyos ng mga aral. Anong ginawa po natin, mga kapatid? Inilagay lamin natin siya doon sa isang tabi. Ang Diyos po ay galit sa generasyon ngayon kung paano siya nagalit sa generasyon ngayon. At alam ko, wala ni isa man na makakatayo sa harapan ng galit po ng ating Panginoon. Amen? Ang generasyon noon, narito pa rin sa generasyon natin. Kung naging matapat sila, dahil po sa pagpapala, dahil po sa kaalwanan, unti-unti pa nakalimot sa kanilang tamang relasyon sa atin pong Panginoon. Ang generasyon noon, mga kapatid, kinamumuhian ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. I am not talking only about stage door, yung mga sa totoo, mga ano dyan, yung mga ginagawa. Anumang bagay na inilagay mo na paririnat sa buhay mo higit kaysa Diyos, Diyos-Diyosan niya. Kung mas mahalaga pa siya yung trabaho mo kaysa paglilingkod mo sa Diyos, kaysa rasyon mo sa Diyos, Diyos-Diyosan mo ang trabaho mo. Kung mahalaga pa siya iyo, mga kapatid, mas mahalaga sa iyo ang iyong mga mahal sa buhay, mga magulang mo, kaysa sa iyong relasyon sa Diyos, Diyos-Diyosan ang mga yan. At ang isang bansa na nasa ilalim ng paglilingkod sa Diyos-Diyosan, lagi po yung dumadanas ng katulad. Hindi po, I'm not against any, I'm not against any belief. Yun ang paniniwala nila eh. That is their belief. Diyan sila lumaki. Diyan sila, yan ang pagkaalam nila. That is why it is the responsibility of the church na ituro at dalhin sila sa tamang daan ng pagkakilala sa tunay na Diyos. Amen? Amen? Naalala ko noon, panahon ng prayer meeting. Oh, how I love your prayer meeting noon. Tumatayo pa lang, simula pa lamang, meron nang iyakan, meron nang speaking in tongues. Naalala ko noon, mga kapatid, na wala, nasa isip lagi, linggo pa lang, ang nasa isip ka agad, sana meron ulit na para Bible study. Sana Biyernes na para prayer meeting. Pero ngayon, mga kapatid, I'm sorry to tell you this. Ang number noon ng mga mananampalataya, mga kapatid, ay halos kasing dami lang nang umatin ng prayer meeting. Pero noon, walang lumilipan. Bible study, walang lumilipan. Hindi mo dapat ipaalaala noon ang prayer meeting at saka Bible study. Pag nakalimot ka mismo sa prayer meeting, pastor, may prayer meeting ba tayo? May Bible study ba tayo? Pero ngayon,
mga kapatid, pag hindi ka ng text, walang pupunta. Bakit ka na kailangan may text ka? Yun ay obligasyon mo. Ilagay mo, ikintal mo sa iyong isip, itali mo sa iyong daliri, ilagay mo sa iyong puso, Merkuris may gawain, Biyernes may gawain. Pwede mo sabihin nyo, ilagay yung Pasko. Salamat sa pito. Ang relasyon ngayon, noon, sa umaga sa school, merong prayer. Pero ngayon, ipinagbabawal na ang pananalangin sa church's school. Almost, sa Amerika ngayon, mayroon mga eskwelahan na hindi ka pwedeng magdala ng Biblia. Hindi ka pwedeng sumulat ng anumang verses sa iyong libro o sa iyong mundo. Prayer is totally banned. Walang prayer. And you can never mention the name of Jesus while you are inside the school. Ang mga kabataan noon, energetic din. Diba? Kagaya ngayon. Pero mga kabataan mo, walang rebellion at walang pagkagalit sa kanilang mga puso. Isang bata, pumapatay. Ang mga kabataan ngayon, dahil ang natalo doon sa game na Dota, tinatayo ang kanyang mga bata. Yung isang bata, nalampasan ng yung score niya doon sa Flappy Bird, pinatay din. Nasaan ang henerasyon? Amen? Nung panahon, mayroon din mga sumusulat ng mga hindi makaganda sa dingding. Diba? Pero wala kang makikita, wala kang mabalitaan na pumapatay sa kanyang kapwa sa Jerry. Hallelujah. Ang henerasyon ngayon, nagiging legalistic na at sumusunod sa tinig ng tinatawag na public education. Pero ako pinaniniwala na mayroon pong mga Pentecostal na mga guro na sa umaga tinuturuan na mananalangin ang kanilang estudyante. Tama ba, Sister Maribi? Tama ba, Sister Elisa? Kung ipinagbabawal ng sanlibutan, tayo na sa church, tayo ang muling magbabalik ng mga bagay na minawala at pilit na inaalis ng sanlibutan sa tamang relasyon ng tao sa Diyos. Hallelujah. We are in a world full of indecision. Pagising sa umaga, mga kapatid, we have to decide what to do. Ang tao ngayon, hindi alam kung ano magawin. Nalalaman ko yung kwento ng isang po nating Christian doon sa Giraton Prince. Siya po inimitahan ng mga aral doon sa isang men's fellowship. At habang siya na sa daan, may tumawid ng mga itik. At ang nakatawag pansin sa kanya ay ang itik na may dalawang ulo. Kaya, ano kayo? Babalikan niya sana. Pero parang alangan dahil hapon niya ang oras para makarating doon sa men's conference. At habang siya ay nabibiyahe, nasa isip niya ang itik na may dalawang ulo. Sa halip na mag-aral siya na kanyang tinuturo, ang naisisip niya, itik na may dalawang ulo. Kaya lumating po siya doon, mga kapatid, sa lugar, mga kapatid, hinawawara sa kanya ang itik na may dalawang ulo. Ang nasa isip niya, saan, paano kaya makakalakad ng maayos yung itik? Dalawang ulo, dalawang paa. Pag ito na makalas siya, ulito dito, isa doon, paano makalakad yung itik? Di ba ganun minsan tayo?
Dahil minsan ginagawa natin yung dalawa ang ating ulo, lalo tigit sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pero sa totoo lang, ang yung preacher na yun ang nabibigay lang ng gulo sa kanyang kaisipan. Sapagkat wala talaga siya nakita ang itik ng dalawa ang ulo. Ganun din minsan tayo. Para tayo nakakita ng itik na may dalawang ulo. Naguguluhan tayo, saan ako pupunta dito ba? Sabi ng isang ulo doon. Ang sabi ng isang ulo, hoy, sumimba ba? Ang sabi ng isang ulo, hindi, pwede, may overtime ka. Ang sabi ng isang ulo, hoy, ibigay mo na yung tithes mo. Sabi ng isang ulo, ay, huwag mo munang ibigay at may pangangailangan ka pa. Nagiging dalawa ang ulo natin sa kapitid sa Diyos. Kaya lagi mong sinasabi, marami pong mga Kristiyano na po pag lumakad sa Diyos sa kami. Ang kabilang paa sa sanlibutan, ang kabilang paa sa Panginoon, ay pag lumakad siya na kabilan. Kaya ano nangyari? Pag pumasok ang kasalanan, di kayong pikitin. Ang paglilingkod sa iyo, ang sabi po, James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Ang tao may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga lakad. Di ba? Bakit? Ay hindi mo alam kung ano magawin mo eh. Akala mo doon, akala mo dito. Sa paglilingkod sa Diyos, isa lang ang iyong pwedeng iakala. Isa lang ang dapat mong isipin. Naglilingkod ka sa Diyos dahil may isa kang goal. May isa kang layunin. Di ba ang sabi ng Biblia, only one way, one truth, and one life. Ano po ang dapat natin gawin isa sa buhay natin sa paglilingkod sa Diyos? Isa lang ang dapat mong maging goal. Ang goal mo ay ang langit. Wala nang iba. Dahil pag ang goal mo ay pupunta ka ng langit, gagawin mo ang lahat ng paraan ng iyong paglakad na marating mo ang langit. Ano mang bagay na nakakahadlang para matisod ka ni mga din sa langit, aalisin mo yan. Pero pag dalawa kakala mo, naglalakad ka, nakatingin ka sa langit, pupunta ako sa langit, pupunta ako sa langit, ay bigla na lang pinakita ka ng isang daan. Straight lang, ang sabi sa iyo, ang paglakad mo, diretso lang. Naglalakad ka, diretso. Ito, diretso, puntang langit. Nakakita ang iyo ng isang daan. Dito ba yan? Ano ang instruction sa iyo? Diretso! Ay, bakit na makakita ka ng likuan? Nagdalawang isip ka pa. Kaya ang sabi ng Panginoon, kay Joshua, itintal mo, hawakan mo, papagtibayin mo, huwag kang niliko sa kanan, huwag kang niliko. God says, and proclaim it loudly and strongly. Kung anong sinasabi ng Panginoon, yun ang ating ipahayag, yun ang ating susundin, yun ang ating gagawin. Gagawin natin ang ating the best upang mahalin natin ang ating kapwa. Pero sabihin ko sa iyo, minsan, yung tamang pagmamahal sa ating kapwa, lalo tigit sa ating pong pamilya. Ang tamang pagmamahal sa ating pong pamilya ay hindi po natin ikinakompromise ang katotohanan. Hindi ikinakompromise ang pananampalataya at ang standard ng Panginoon. Tatayo tayong matibay, tatayo tayong matabag, at huwag natin hayaan na tayo ay makiayon sa kanila. Minsan, pagpamilya na po natin ang nakasalalay, naluluob talaga ang malakas na hila ng pakipag-compromise. Kaya minsan sa ating pakipag-compromise, tayo po ang nahihila
sa halip na tayo po ang makakalita. Same as true sa relasyon po natin. That is why we are always warning these young people. Mag-ingat kayo sa inyong pong mga relasyon at sa inyong pong mga naitig-itig. Sa lab-lab din nyo. Hindi naman, dadalhin ko yan sa Panginoon eh. Ano nangyari? Nagkala mo ba siya sa Panginoon? Hindi. It is 99% proven. Bihira lang ang isang Sister Choi. Totoo yun! Yung aviso ka po ang mananampalataya, lumalayo pa. Ay ang masubo ko ngayong asawa ay hindi mananampalataya. Kaya, lalo mo rin sa, meron dito yan, meron ako isang luma ko nang ilala sa church. Hindi pa ko mananampalataya, pero nung mag-asawa ng hindi mananampalataya, mga kapatid, hindi niya iniwan ang kanyang mananampalataya, hindi niya nahinipan niya nadala ang kanyang asawa, pero hindi rin siya nadala ng kanyang asawa. We must stand for the faith. We must never compromise our faith, and we must refuse to ride alone with those people na alam natin magdadala sa atin sa hindi tamang daan. Nasa tama ka ng daan, bakit ka balik ko? Nasa katotohanan ka na, bakit ka paalis sa katotohanan? Amen? Pero ito pa, ang nais ko po, pabigyan ng diin. Minsan hindi po tayo nagkaroon ng matagumpay na resulta. Lalo tigit sa mga young people. Bakit? Sapagkat minsan, sa atin pong paggawa ng ating mga bagay na yan, hindi po muna tayo natin yan ipinagtutray. Prayer is the number one key upang maging matagumpay ka sa anumang layunin mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Bakit marami pong mga dedicated na mga tao na naglilingkod sa Diyos? Pero ano nangyari? Nawala. Sapagkat nakalimutan po nila ang number one na dapat gawin na walang iba kundi ang karangalan. Ang isa daw mag-ibay na pagtayo sa harapan ng Diyos ay hindi nakatayo ka sa iyong dalawang mata. Nakatayo ka sa iyong dalawang mata. Ito ang pinakamag-ibay na pagtayo sa harapan po ng ating tanong ng inyong mga. Hallelujah, 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 hallelujah. We need God. We need to find people again who are hungry for sermons. Magkaroon tayo uli, mga kapatid, ng kauhawaan at kabutuman sa totoong pangaral, hindi doon sa mga sermonets lamang. Kailangan po natin, mga kapatid, na magkaroon tayo ng kapaguran hindi sa paglilingkod sa Diyos, kundi kapaguran sa kasalanan at paggawa ng kasalanan. Kung ang ating henerasyon naman ngayon ay tumalikod sa kasalanan, mga kapatid, at abutin natin muli ang Diyos, muli po natin makikita ang kamay ng Diyos na umaabot din sa atin. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, who are His people, we are His people. Lahat ng tao ng Diyos itaas ang kamay. Kung ang mga tao na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin lang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagkagalingin ko ang kanilang gawin. Amen? Amen. I read a story during World War II.
grupo sa isa pong preacher, isang mga kanan. Nung kasagsagan ng gera ng World War II, ito po ang sinabi ng mga kanan na ito. Gumukol tayo ng panahon, ng taon, ignoring, we have spent years ignoring the ringing of church bells, calling us to worship. And now our bells are only, bells only ring to warn us of another invasion. Ang sabi ko ng mga rami ito sa publikasyon, kasagsagan ng gera, gumukol tayo ng maraming taon na hindi po natin pinapansin ang pagtunog ng bells upang pumunta sa simbahan at sumamba. Ngayon, ang mga bells nito ay tumutunog lamang dahil may darating na napagbubumba o another invasion. For years, we have left our churches half empty, doing and going when we want. Now, they are lying in ruins because of bombs. Ang sabi po, maraming panahon na iniwanan natin ang ating pananambahan, kung saan-saan tayo pumupunta, ngayon ang simbahan ay wasak na dahil tinamaan ng bomba. Ang pera na itinanggi natin itigay para sa gawain ng Panginoon, ngayon ay binibigay po natin na taxes mataas dahil mayroong digmaan na hinarap. Ang pagkain na kung saan nakakalimutan natin minsan magbigay ng masasalamat. Sa tuwing tayo nakain, sino po dito ang nagpipray ba kumain? Salamat naman. At meron pong pito ulit. Ang pagkain na nakalimutan natin pasasalamatan, ngayon ay napakahirap na dahil nirarasyon na. Ang mga gabi na tinatawag tayo upang magbantay at manalangin ay wala po tayong ginagawa. Ngayon, nagbabantay po tayo at nagpupuyat sapagkat baka may dumating na naman na air raid. Ginamit natin ang ating mga sasakyan upang dalhin po tayo hindi punta sa simbahan kundi papunta doon sa mga piknikan, papunta sa camping, papunta sa bakasyon. Anong nangyari na yun? Wala na po tayong gulong na pabili sa loob ng isang linggo. Hindi po tayo nagpadala at sumusuporta sa mga misyonari at sa mga pastor upang magkaroon ng tinatawag na misyon doon sa mga sa lugar ng Japan. Ngayon, ang ginagawa natin, nagpapadala po tayo ng mga sundalo upang labanan sila. Hindi po natin sinanay ang ating mga kabataan para pumunta sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Pero ngayon, sinasanay natin sila upang pumatay ng kaaway. Church, ginagawa lahat ng ating espiritual na kaaway ang kanyang magagawa upang i-distract tayo sa totoong digmaan. Antayin pa ba natin ang panahon na wala na tayong mabiling pagkain? Antayin pa ba natin ang panahon na ang mga kanan ng sasakyan ay hindi makagamit dahil wala tayong mabiling gulong, wala tayong mabiling gas? Antayin pa ba natin ang ating mga anak na padala din sa gera upang pumatay sa halip na ito ay aking itrain para doon sa paglilingkod sa Panginoon para maging mabuting Kristiyano? Ginagawa lahat ang ating kaaway upang maalis sa atin ang mga convenience, mga kapatid. Sapagkat alam ng kaaway, alam ni Satanas, na kapag mayroong isa dito na puno ng Holy Ghost, ay madistract ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, ay pipiliin niya na isang araw gigising siya na malayo na siya sa paglilingkod sa Panginoon.
antayin pa ba natin na ang atin pong mga mahal sa buhay ay madistract ng kaaway at upang mapalayo siya doon sa kanyang tamang relasyon sa Panginoon, at antayin pa ba natin na isang araw magigising na lamang tayo na hindi na pralangin kaya ayusin ang damage na ginawa, mga kapatid, sa paglilingkod at sa pananampalataya ng ating mahal sa buhay.